Sa muling pagbubukas ng turismo sa bansa pagkatapos ng pandemya, mahalaga ang partisipasyon ng bawat isa para manumbalik ang sigla nito. At isa nga pong non-government organization ang handang umagapay sa sektor ng turismo sa bansa. At para pag-usapan po ang mga proyekto po nila na makatutulong po sa sektor ng turismo, makakasama po natin ngayong umaga sina former Congressman Divi Deogracios Victor Savellano, former Ilocos Sur Congressman at Senior Advisor po ng Tourism Alliance Group o kung tawagin po ay TAG. Ganun rin po si Sir Gary Garcia, ang Vice Head of Program and Fellowship ng Tourism Alliance Group, at si Sir Teddy Jimenez, ang Founder Chairman of Tourism Alliance Group. Gentlemen, magandang umaga. Welcome to RSP. Magandang umaga. Okay. So Sir Teddy, could you tell us more about this TAG, no? This Tourism Alliance Group? Ano po ang layunin nito at paano po ba ito nagsimula? Napagandang katanungan sa ating mga kasama rito. Ang Tourism Alliance Group ay nagsimula yan in 2003. Samahan ng mga Sulu Management at ako'y tinawag nila. Sabi nila, Teddy, ang dami mong tinutulungan ng libre, nisiin ko, wala ka niningi. Bakit hindi ka magtayo ng organisasyon? So pagkatayo ng organisasyon, ginawa ko, say ko, after one week, marami tayong miyembro. So maraming kaming mga miyembro hanggang sa wala kaming unti-unting ginawa namin ay magbigay ng training and seminar sa mga academe, sa mga schools, and then we provide employment assistance nang walang bayad. Okay. It's voluntarism. Mm-hmm. Because it's a call of every members. And then in 2007, we reorganized. We stopped because I was assigned in Davao and then in other parts of Mindanao and Norte. So, natigil muna 'yan. During the pandemic, naalala namin ang kahirapan ng manggagawang Pilipino sa turismo. Kaya yan ay inorganize. Within 2 days, starting September 13, within 2 days, I have 150 founding members. And these founding members are hotel, room accommodation, hotel, motel, inns, lodge inn. We have the resorts, land, sea base, travel agencies, academe, students, all faculty members all over the Philippines. We have friends in Bangsamoro Islamic Autonomous Region. They join us. The president of Volunteer Against Crime, si Boy Evangelista. Congratulations, Boy, at kay nanalo sa inyong pinaglalaban. At marami pang iba, travel agencies, tour operators, airlines company, manpower agency, local and international, cruise ship management, and other related industries. Because tourism is not only for hotel, it's okay. Not only for the resort. This include the academe, there are souvenir shop, spa, sauna, massage, parlor, kalesa driver, are all part of the sector of tourism. Mm-hmm. Dapat maliwanagan natin yan. Okay. Parang lahat ng sector sa inyo na sa group. Kasi magsasaka kung wala sila, paano kami mabubuhay doon sa industriya ng hotel? Fisheries is very important. And importante ang edukasyon, ang labor, ang local climate change. Okay. Napakalaga. Yan ang mission namin to upgrade, continue, support the government, the president. Whoever's the president, we will support them. Okay. We are non-partisan. We are discussion of religion is pinagbabawal namin. Okay. Mukhang talagang malawak ang sakop nitong non-government organization ito, considering nasa iba't ibang subsector ng tourism yung mga members po ninyo. Puntahan po natin si Sir Gary. Medyo na bahagyang nabanggit na ni Sir Teddy kanina ilan sa mga programa ng TAG. Pero ano po ba yung mga gaps sa tourism na gusto pong punan ng inyo pong organization ito pong TAG? Lalo na po nasa pandemic future na tayo. Mm-hmm. Napakalaki po ng oportunidad para isulong po ang turismo ito, Sir Gary. Thank you very much. DQ, no? Unang-una, no? Alam natin pandemic apektuhan maraming industriya, lalo na ang turismo. Ngayon, ang nakita namin during the time ng turismo, isa sa hiningi namin na pagkilala sa amin bilang frontliners. Kasi nalaman namin na pagkatapos nung nangyari, naging may iba quarantine facilities. Kasama namin ang mga medical frontliners. Kami sa turismo, naging frontliners din. Kami din yung nag-aruga, nag-secure, nagpakain sa ating mga napakaraming mga kababayan na bumabalik sa Pilipinas, sa mga Pilipino na lumilipad sa ibang bansa, mga OFW, no?
Kami naman, ang ginagawa namin, tinutulungan namin ng mga miyembro. Ang mga estudyante, siyempre meron silang mga impormasyon na natututunan sa eskwelahan. Isa sa mga aming partners ay mga eskwelahan, mga deans. Okay. Ngayon, sila nagpo-provide yung tinatawag na pundasyon. Kami, mga professional, mga eksperyensado, ang nagbibigay ng additional. Kaya bridging the gap, kumbaga. Nagpo-provide kami ng placement sa mga internships kasi naniniwala kami, iba yung practical. Iba ang pagkakaroon ng face-to-face. So yun, bilang isang organisasyon, gusto namin makatulong ang ating future generations, kumbaga. Pero itong organization nila, Diane, is very helpful, lalo na no, pag-recover natin from pandemic. No? Okay, the next question is for former Congressman DV. Bilang naging presidente din po kayo ng iShore sa Ilocos Sur o yung Ilocos Sur Hotels, Resorts and Allied Industry, ano po bang mga proyekto na nagawa niyo na projects tungkol po dito? Well, una-una siguro, pagkatag dito sa sample. So, kinuha din lang ang advisor because of our experience with the TED, kasama ko sa Ilocos dati. So, ako kasi naniniwala na buong bansa makikinabang sa turismo. So, ngayon, yung mga ginawa natin noon, first, we have to evaluate kung ano yung mga yung estado natin kasi mag-iimbita tayo ng mga turista, hindi pala pala tayo ready. So, in-assess namin. So, bawat isang hospitality, kasama sa hospitality, tingnan namin. Kasi like, may pinuntahan kami na resort. Eh, sumasalubong sa aming aso na kagad, di ba? Okay. Parang hindi ato magkakalikilan na. Kasi alam mo, pag turista ka, maliit na bagay, pero... Mapapansin mo yung mga rin. Correct. Tapos may isa kami pinuntahan na nasa front desk, hindi naman yung minamalik natin. Hindi masyadong presentable ba? Hindi masyadong presentable. Okay. So, pag turista ka, medyo... So, lahat inayos namin yun. Okay. Kaya kami nagtayo ng grupo doon. Then, from there, kailangan namin yung mga students natin na nag-aaral sa turismo, in-involve namin sila. Kailangan ma-prepare sila. So, we train them. And even the professors, teachers, trinay namin yan. Para yung ituturo nila sa mga bata, tama. So, kinuha namin yung mga sikat dito, nandiyan si Henny Cesar. Hindi sila siya nag-organize. We have the Chefs on Parade na sa Ilocos na ginagawa namin yon para ma-evaluate namin, makita, mag-gauge namin kung nag-improve ba yung mga namin, yung mga estudyante, even teachers. So may mga competitions kami. And we participated in different competitions. So pag nakita namin na hanggang dito lang kami, naka-third place kami, dapat next time, champion tayo. So yun ang yung drive namin na gawa ng grupo na to. Then meron pa yung iba naman, kulang tayo ng hotels. Eh, meron naman yung homestay program eh. Okay. So, para inclusive ang ano natin, ang development. So, pag homestay, sino makikinabang? Di ba iba pamilya na ma-credit natin sa homestay? Ano pa? Kulang tayo, di ba? Gusto ng tao ngayon, iba yung experience sila about tourism. So, sa district ko, ginawa ko farm tourism. Lahat ng mga, simple lang to, lahat ng mga bamboo clamps natin, mga naka-stand, pinalinis ko lang, gumawa sila ng mga bamboo chairs, bamboo desks, bamboo tables. So ngayon, nagiging destination siya. So napakasimple at kaya natin gawin. At so, saka sustainable. Sustainable, napakadali. And kung na-observe nyo, itong pandemic, ang daming mga tumayong sa mga barabarangay. So tulungan natin to. Ba't tayo nakafocus sa mga hotels at resort na malalaki? Eh, billion-billion yan eh. Ito, gagawin lang ng buong pamilya, makaka-establish sila ng isang magandang tsaka business opportunities na rin nalis ka nila. Simple lang approach ng grupo na to. Okay. Gusto namin tumulong. Alright. So nabanggit na yung pagtulong ninyo sa mga member ng iba't ibang subsector ng tourism, even students involved as well. How about mga overseas Filipino workers? Kasi marami sa kanila siguro gusto ditong umuwi na, stay for good. Are there also opportunities for them with regard to tourism? Yes, definitely. Every day we have the 20 or 30 updated job vacancy all over the Philippines from different establishments. So if they will join us, they will easily to find, if they are qualified to the position, they can easily to enter. And even the local hotelier or restaurateur, they can, if they work within 2 years period, they can easily to work in luxury lines. It's the biggest making Filipino to be
more extensive to get more money by means of US dollar. Saan ka na makakapun... Walang placement fee? May experience ka? Sakay ka ng barko? You tour around the world? Libre? No expenses? And you are receiving a lot of money and gifts. So, napakahalaga ang bawat sektor ng mga manggagawa na dapat talagang tulungan natin. Tulungan natin dahil marami naghihirap. Okay. May mga sinusulong po ba kayong programa o mga hakbani na makakatulong pagdating sa environmental protection o local climate change? Sir? Yes. Anyone can answer. Well, sinasabi ko nga, simple lang approach natin. It's about climate change. So, kinausap ko yung grupo, now we should focus on planting bamboos. Kasi ang kawayan, sandali lang yan eh. Sandali lang mabilis. And meron tayong mga existing na nakatayo na. So we just develop it, rehab. Then from there, makakuha tayo ng mga punla, seedlings, or propagules na itanim natin sa barangay natin. That's part of climate change. And hindi lang yon. Ang mga... di ba, daming climate change, we're talking about disaster preparedness. Gawa ka lang ng ladder na kawayan. That's di ba? Gagawa ka lang ng raft. Ba't ka bibili ng million na rubber boat? Pwede ka namang pagsamasamahin mo lang kawayan, naging raft siya. Mas matibay pa kasi yung rubber boat na ang mahal-mahal nating binibili. So, ito practical side lang lahat ang gusto namin gawin na doable sa ating Pilipino. So, yun ang mga sinusulong namin ibang programa. Okay. Siguro last na lang, Sir Gary. Ano po pang mga panghuling mensahe niyo po sa ating po mga kababayan, especially those involved sa tourism and even sa mga turista na rin po, maging sa mga Pilipino, ordinaryong Pilipino kagaya po namin. How can we be, join also your advocacy? Well, ang kagandahan, no? Ang Pilipinas ay nakikilala sa turismo. Ito, isa sa pinamalaki nating industriya. Ako, katulad nung tinanong mo, ano ba ang mga plano namin sa mga OFW na gustong bumalik sa Pilipinas? Ako ay naging OFW, nagtrabaho sa napakaraming bansa. Ngunit bumalik ako sa Pilipinas dahil meron tayong oportunidad. Lumalaki nating industriya, hindi lang mga maliliit na kumpanya, hindi lang malalaking kumpanya, kahit yung ordinaryo. In fact, one of our projects sa aking hotel group is farm resort. Basically, rather the beach or mountain, you are doing farming. So, ang akin lang is, visit the Philippines. Our country is one of the most beautiful countries I have been to. We have the local talent. We have the infrastructure slowly being built up. And with the support with the government, I think malaki ang ating mahaharapin na kinabukasan sa Pilipinas. Okay. Punta tayo bukas sa Ilocos. Yun ang gusto mong sabihin. Sige, sir. Kailangan pinagmamayawin gawa namin Ilocos. Oh, that's nice. Ang ganda nga. Kasi lang pinupunta ko lang. Kasi nasuot yung gawang Ilocos. Abel Iloco. So ito... lahat naman ng probinsya may mga ganito eh. May mga ginagawa sila. So lahat to dapat i-promote natin. Kasi diba? Talagang napakaganda, napakayaman ng Pilipinas. Napakagaling ang mga Pilipino. So buong bansa talaga makikinabang sa turismo pag ayusin natin ang tao. Sabi nga, well, it's more fun in the Philippines. Kaya maraming salamat po, Sir Deogracius Victor Savillano, former Ilocos Sur Congressman at Senior Advisor ng Tourism Alliance Group, Sir Gary Garcia, ang Vice Head of Program and Fellowship ng Tourism Alliance Group, at si Sir Teddy Jimenez, Founder Chairman of Tourism Alliance Group. Maraming salamat po. Salamat po.